Once again guys, magandang araw sa inyong lahat. Muli is magbabahagi na naman ako ng aking kaalaman based on my experience sa pag-aayos ng ating sasakyan na multicab. Today guys is magre-repair tayo ng starter. So sa pagre-repair ng starter guys, ang gagamitin nating mga tools is dapat meron tayong syempre itong soldering iron, saka itong pwede tayong gumamit ng T-wrench, 12mm na T-wrench, 10mm na combination, 8mm na T-wrench. Pwede rin tayong gumamit ng socket na may 10mm at 12mm with extension guys. At then combination, 12mm na combination at ito 12mm na back wrench. Saka guys, meron akong liha na 120 ang number at saka 1000 ang number. At syempre, carbon brush. So guys, simulan na natin ang pag-repair ng starter na ito. Una guys, tatanggalin natin itong nut na ito. 12mm. Gumamit nito. Pwede rin naman ito. Oops, nahulog tuloy guys. Pagpasensyahan nyo na. So ayan, natanggalan natin. And then gagamit ako ng 12mm. Excuse me guys, 8mm pala na T-wrench para dito. Ang sira nga pala ng starter na ito guys is pag mainit na ang makina, hirap nang umikot. Akalain mo na battery yung lubat. So sa ganung case guys, ang problema niyan pag ganyan ang issue is ang carbon brush, ubos na ang carbon brush. So titingnan natin kung ubos na ba talaga ang carbon brush. Ayan. So ayan guys, expected ko na ubos na yung carbon brush. So ayan guys, napaka maliit na. Kaya siya guys, pag mainit na ang makina, hirap nang umikot dahil sa carbon brush hindi na siya masyadong lapat dito. Yan, kung titingnan nyo guys, napakaikli na ng carbon brush. So pag tinutulak yan ng spring, dahil napakaikli na, yung wire, itong wire na ito guys, lalapat siya dito. Kaya yung tension niya between sa armature, hindi na masyadong lapat. Kaya ang nangyayari guys, pag uminit na ang makina, medyo hindi na malakas yung contact dito between ng sa carbon brush at saka sa armature. Kaya hirap umikot ang starter pag mainit na ang makina. Kaya mapapagkamalan na lubat ang battery. So pag ganyang case guys, dapat check nyo kung hindi ba lubat ang battery. And then kung malakas ang battery, check nyo yung mga terminal ng battery kung mahigpit ba. Then kung na-check nyo na mahigpit, expected nyo na yung carbon brush is ubos na. Yan, may clean na lang siya. Meron akong carbon brush dito. Kung titingnan nyo, ayan, mataas siya guys. Kita ba sa video? Ayan. So, itong apat na to guys, papalitan natin. Kasi kung titingnan nyo, napaka-ikli na niya. Dito, i-compare dito. So, ang gagawin natin is, sasak lang muna natin itong ating pang-solda para uminit. So, ayan, nakasaksak na guys. So, habang nakasaksak yan, lalagay ko muna sa ligtas na hindi tayo mapapaso guys.
And then guys, tatanggalin ko na lang din muna itong magnetic starter solenoid para na rin meron akong ipapaliwanag sa inyo. Gamit tayo ng 10mm combination. Ayan, tatanggalan natin lahat. So keep mo lang natin itong mga spring para hindi mawala, kasi ito pa rin yung gagamitin ko. Ayan natin. So, ayan. Okay guys, tatanggalin lang muna natin itong carbon brush. So ito guys, hindi pa ito dumadaan sa repair. Hindi pa ito nare-repair itong starter na ito, kasi wala pa siyang solda dito. So mahirap itong tanggalin, kaya ang gagawin ko is puputulin ko na lang, kasi parang nakapress lang ito guys, hindi siya nakahinang. Then after natin naputol guys, syempre pwede na natin ikabit ang carbon brush. Tester lang muna natin guys. Check lang muna natin kung wala pa syang grounded. So itong dalawang ito guys, ito tapos itong nakaharap niya. Pag nag-test kayo guys, dapat dito sa body, dikit nyo yung isang dulo sa body, dapat wala siyang reading guys, kasi pag may reading siya, expected na may ground sa winding. Yan, hindi gagalaw yung tester natin. Wala siyang reading. Nagtay rin dito sa kabila guys. Ayan, wala siyang reading. Pero ang itong part na to guys, may reading naman siya sa body ground. Kasi bawat dulo nito guys is nasa body ground. Ayan guys, oh. Kita ba sa video? Sana makikita nyo guys. Ayan, oh, magalo. Sa kabila naman. Yan, gumagala. Kasi body ground itong bawat dulo na ito guys. And then ito ng mga armature guys, pag i-tester natin to, dapat yung isang tester natin dito nakakabit sa body ng armature. And then test natin dito, dapat hindi gagalaw yung ating tester, wala siyang reading. Yan. Yan. Wala siyang reading guys. So ibig sabihin guys, okay ang armature nya, walang ground sa winding ng armature. And then guys, halimbawa pag masyado nang matagal yung starter, nagkakaroon ito dito ng kumbaga malalim na guys. Nagre-repair kayo ng starter, nag DIY kayo, tapos yung nakita nyo na medyo malalim na, tsaka mayroon ng gasgas, ang gagawin nyo lang guys is gamitan nyo ng liha, pantayin nyo lang. Ano nyo gamitin is yung 120, ganyan lang guys, tapos pwede nyo siyang ganyan ikot, ganyan, para magpantay, hanggang sa magpantay na guys, i-finish nyo na ng 1000. Yan. Pero sa case naman ito guys is pantay naman siya, so 1000 na lang yung ililiha ko dito. Ganyan lang guys, ikot nyo lang. Yan, tintab na siya guys.
So pag ganito pantay na guys, okay na to guys. Then pwede na tayong magkabit ng carbon brush. Ayan. Ayan guys, okay na to guys. So, pwede na natin itong ikabit itong armature. Pero bago ko ito ikabit guys, may isi-share din ako sa inyo about naman sa isang issue guys, na halimbawa lagitik lang pag nag-start kayo, lagitik lang yung naririnig nyo, hindi umiikot yung starter. Possible guys, ito yung issue nya, itong magnetic starter solenoid guys. Pag lagitik lang yung naririnig nyo, halimbawa lagitik lang, check nyo ang battery kung malakas ba, and then kung na-confirm nyo na malakas, check nyo rin yung terminal ng battery at saka ang pagkakabit dito guys kung mahigpit ba, and then pag na-check nyo lahat na okay, expected nyo na ito yung sira guys. Pag ganitong magnetic starter solenoid guys, hindi na ako nagre-repair lalo na pag sa customer. Pero kung sa personal kong unit guys, siyempre nagtitipid tayo, nire-repair ko siya guys. Mahirap lang itong i-repair guys kasi ang design lang naman itong magnetic solenoid na ito is disposable siya. Kung titingnan nyo, hindi nyo siya mababaklas kung hindi nyo ito ibubuka kasi parang naka-press lang siya guys ito. Pero sa mga malalaking sasakyan guys, halimbawa yung mga elf or canter or yung mga fuso fighter at saka yung mga forward guys, isuso forward, kadalasan sa magnetic starter solenoid guys is nare-repair na kasi pwedeng baklasin ang magnetic starter solenoid noon kasi meron siyang bolt, hindi katulad dito. So guys, kukuha lang muna ako ng battery kasi iti-test natin para malinawagan nyo, maintindihan nyo ng maayos, ng mabuti, kung paano ito mag-operate, itong magnetic starter solenoid. Kuha lang muna ako ng battery guys. Okay guys, may na-set up na akong battery dyan. Sinarge ko na rin, may charger doon. And then may nag-drawing na rin ako guys. Pagpasensyahan nyo lang yung drawing ko. Medyo hindi kasi ako magaling mag-drawing. So ito yung sample ko guys. So ito yung magnetic starter solenoid guys. So sa nakikita nyo guys, itong drawing ko, ito yung nagrepresent ng bolt dito, dalawa. Sa ilalim nyan, meron yung parang bronze yung contactor nya, ito brass, bronze brass ata yan tawag nyan. Tapos ito naman guys, ito yung piston nya. Ito rin yung piston. Parang rin rowing ko. Kung pariha ba. Ayan. So ito yung piston niya guys. Once na nag-trigger siya guys. Siyempre. Itong piston na ito. Ganyan siya. Ibig sabihin. Ito. Tutulak niya ito. Para itong dalawang ito. Magkaroon ng contact. So itong brass ito. Didikit silang dalawa. So iikot yung starter. Ang nangyayari guys, halimbawa pag nasira sa ilalim, itong mga ito napupudpud to guys. Napupudpud. Kaya pag tinulak ng piston, hindi yung isa lalapat pero yung isa hindi. Kaya ang nangyayari hindi iikot ang starter. Lagitik lang yung naririnig nyo. Kasi nag-i-engage lang niya yung piston ng starter solenoid. Pero dito hindi sila naglalapat kasi nga yung isa napupudpud na, siyempre sa katagalan napupudpud yan sa kuryente. So ang ginagawa niyan guys pag nagre-repair is
i-build up lang din, hihinangin ng acetylene dito o kaya dito kung napupudpud man. Diyan hihinangin lang 'yan ng acetylene. Nare-repair talaga siya, guys. Pero sa case na 'to, itong sa unit natin is mura lang din naman ito. So pag nasira ito, is pwede na lang din nating palitan. Hindi na natin i-re-repair pa. So ganito lang 'yan, guys. Actual natin. Ano kunang ground wire. So ayan, guys, kinabit ko na sila dito sa dalawang dito, kinabit ko na dito yung tester sa dalawang bolt. Halimbawa, guys, pag nag-start tayo itong dalawang bolt na to, dapat makakaroon na sila ng contact. Tingnan nyo sa tester natin, guys. Ayan, oh. Medyo malakas ang kuryente nito, guys. Ingat kayo pag nagtitest. Ayan, guys. Kung nakikita nyo, nagkakaroon na siya ng contact, may reading na. Ayan. Pag sira na, guys, pipitik lang siya, pero wala ng contact, hindi na ito magre-reading. Pitik na lang yung naririnig nyo, kaya hindi iikot yung starter. Nakikita nyo dyan, guys, oh. Yung piston na yan, tataob yan. Ayan. Pag nag-engage. Ayan. So sana, guys, sa simpleng paliwanag, naiintindihan nyo yung ibig kong sabihin. So yun lang, guys. Ikakabit ko muna to. Yan, may mga sikiting na nanonood. Maran tayo ng para medyo malinis naman. Excuse me, mga chikiting. Guys, ikakabit na natin itong spring. Hindi mahirap ang pagkabit. Ingat kayo sa pagkabit nito, guys, kasi posibleng tumilapon yung spring. Oop, tumilapon na nga.
Yan yung isa, kumalas naman. Natawa na yung masamahan ko rito, guys. Nakabit. Gila. Nangyari. Dahil sa spring. Finally, nakabit din. Check natin. Yan. Pagkala ito. Pagkala natin ikabit. Guys, medyo unlan. Ano ba 'yan? Ulyanin na talaga tayo, may nalimutan 'no, itong rubber boots na 'to. Rubber boots 'to, guys, ng ano, magnetic starter solenoid. Tanggalin ko na lang muna. Madali lang naman 'tong tanggalin. Ayan. Dito 'yan, guys. Okay lang din naman wala to, pero dapat talaga binabalik natin lahat ng parts. Okay. So, test natin to, guys, since meron namang battery dito. Test natin kung okay ba yung repair natin. Ayan, guys. Okay yung repair natin. So, ikakabit natin to sa unit, guys. Test natin kung talagang okay ba yung repair ng starter na to. Okay, guys, tapos ko nang ikabit ang starter. So ngayon is i-try natin i-start kung okay ba yung repair natin ng starter. So start ko muna, guys.
So ayan guys, okay naman yung ginawa kong repair ng starter, successful naman. Try natin ulit guys, patayin tapos i-start natin ulit. So yun guys, successful naman ang ginawa natin repair sa starter. At kung bago ka pa lang sa aking channel at nanonood ka sa video na ito, please, kung sa tingin mong nakatutulong yung video tutorial ko, please lang mag-subscribe ka at pindutin mo na rin ang notification bell. At huwag mo na rin kalimutang i-like and share. Maraming salamat. God bless.